ang nakaraan sa Init sa Magdamag. Sinabi ni Rita kay Brian na may pupuntahan tayo at emergency ito. Sinubukan tawagan ni Rita si Peterson para magpaalam ngunit hindi naman ito sumasagot. Kaya tinext niya na lamang. At naisipan ni Rita na dumaan sa gasoline station para siya ay makapag-CR. At nang makakuha ng tsempok magmula kay Brian, nagmadaling lumakad at pumara ng taxi para puntahan si Melay. Nang makarating siya sa apartment nila Melay, takot na takot si Melay at panay pa sa ang katawan. Samantalang, nakikipag-date naman si Tope kay Paulina. Tinawagan ni Peterson sina Maggie at Raymond para tanungin kung kasama nila si Rita. Ngunit hindi. At galit na galit si Peterson kina Brian dahil pinabayaan nito ang asawa niya. Samantalang, dinala naman ni Kong Rita si Melay sa hospital para ito ay matingnan. At si Peterson naman, walang ginawa kung hindi uminom ng alak habang nagaantay kay Rita na dumating. At magsisimula na po ang episode ngayong Lunes sa Init sa Magdamag. Today episode sa Init sa Magdamag. Dinala ni Rita si Melay sa hospital para matingnan ito. At nag-stay na rin siya hanggang sa dumating ang nanay ni Melay. Pinagsabihan ni Rita si Melay na huwag nang bumalik sa boyfriend niya. Habang nagkukwento si Melay tungkol sa pakikisama at pananakit ng boyfriend, ay nagpa-flashback naman kay Rita ang pananakit ni Peterson at ang pag-aamo nito. At sinabi ni Rita kay Melay, hindi na nanakit yung ganitong totoong nagmamahal. Melay, hindi lang ang pagtitiis yung katunayan na para maipakita natin na mahal natin sila. Magpalakas ka, magpakatatag at nandito lang kami para sa'yo. At parehong nagkaiyakan ang dalawa. Habang nagaantay kay Rita, dumating naman si Olivia para manggatong kay Peterson. So, nasan ang asawa mo? Kung hindi niya kasama ang mga kaibigan niya, where could she be? Yang asawa mo talaga? Well, kung talagang kasama niya si Melay, it simply means that you don't know all her friends. Or, it could be mean na meron siyang katagpo na hindi mo kakilala. Fine. Have you called Talisay? Baka nandun siya. At tinawagan ni Peterson si Cap para tanungin kung nandoon si Rita. Nagpunta ng health center si Cap para magpa-blood pressure sana kay Simon. Nang maya-maya tumunog ang telepono nito at nakitang tumatawag si Peterson. At tinanong nga ni Peterson kung nandoon ba si Kong Rita. Ang sabi ni Cap, wala. How about Tope? Wala din dito si Tope. Wala sa health center at wala din sa bahay nila. At binaba na ni Peterson ang telepono. Sinubukan din tawagan ni Peterson si Tope. Ngunit out of reach ang number nito. At ginatungan na naman ni Olivia na baka magkasama sila. Baka may ginagawa kasi ganun naman ang ginawa nila nung nag-investiga sila sa Bella Mines. At maya-maya pa nagpaalam na si Olivia dahil pupunta siya ng Maynila at may aasikasuhin silang business with Senator Ruiz. Unless, gusto mo pa rin ako mag-stay, Peterson. Ngunit ang sabi ni Peterson, just leave ma, just leave. Gigil na gigil si Peterson sa galit. Lalo't lalo na sa panggagatong ng ginagawa pa ng nanay niya. Tumawag naman si Simon kay Paulina para tanungin kung magkasama pa sila ni Tope. At ibinigay ang telepono kay Tope at sinabi ni Simon na tumawag doon si Peterson, tinatanong kung nandoon si Rita at pati na siya. Habang nagaantay pa din kay Rita, pinipigilan ni Manang si Peterson na tumigil na sa kakainom dahil nakakarami na ito. Nagalit ito at nagbasag at sinabing, si Rita ang tawagan nyo, pauwi nyo na ang babaeng yun.
at takot na takot si Manang na umalis. Tinawagan naman ni Tupe si Raymond para tanungin kung alam niya kung nasaan si Rita. At hindi din malaman ni Raymond kung nasaan ba si Rita. Ang sabi lang ni Brian, hindi pa ito nakakauwi ng bahay. At ang sabi naman ni Maggie, ay pupuntahan si Melay. Pero sabi naman ni Maggie, baka hindi talaga si Melay ang pinuntahan or baka may pinuntahang iba. Labis ang pag-aalala ni Tupi kay Rita, kaya sinabi niya kay Raymond kung nasaan ito at magkita sila. Napailing na lamang si Paulina habang may kausap si Tupi. Habang tinitingnan ni Hannah ang family picture nila, ay nakarinig siya ng ingay magmula sa baba. Dumungaw silang dalawa ni Limay para makita kung ano iyon. At pagdungaw nila, nakita nila si Kiko na kumakanta ng harana at nagigitara naman si Lab. Medyo kabado si Kiko sa kanyang pagkanta dahil natatakot siya na baka hindi ito magustuhan ni Hannah. At maya-maya pa, pinatuloy ni Hannah sila Kiko sa kanilang bahay. At inabot ni Kiko ang kanyang dalang pagkain na topsy. At naghanda naman si Hannah para makain na nila ang topsy. At sinabi ni Love kay Kiko na, bakit hindi mo puntahan si Hannah? Okay lang ako dito. Dito lang ako. Inunat ni Love ang kanyang binti at sa hindi inaasahan ay nagmayroon siyang natapakan. Kinuha niya ito at pagkita niya ay ang family picture ng mga Salcedo. Tinitigan niya itong mabuti. At maya-maya pa nanginginig na ang kanyang mga kamay. At hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Mukhang meron tayong aabangan na something na merong ginawa si Love sa mga Salcedo at bakit gano'n na lamang ang kanyang takot. Sa palagay ko, isa si Love sa nakapatay sa tatay ni Tope Salcedo at ni Hannah. Kaya gano'n na lamang ang kanyang reaksyon nang makita ang mga litrato. Nagsimula ng mapraning si Peterson sa kakaisip. At maya-maya pa dumating na si Rita. Hon? Napahinga ng maluwag si Peterson at tumingin kay Rita at tulala. At dyan po magtatapos ang episode ngayong araw na ito dahil bukas, Martes, marami kayong aabangan sa Init sa Magdamag. So don't forget to subscribe on my channel para lagi kayong updated sa mga mangyayari pa sa Init sa Magdamag.